Sa mga panahon ngayon, isa na sa binibigyan pansin ng ating pamahalaan ay ang paglaganap ng isang sakit kung saan maraming Pilipino na ang apektado, ang dengue. Dengue virus is one of the most widespread mosquito-borne viral infection caused by the transmission of the Aedes aegypti. That's the mosquito, no? Causing the disease and carrying the virus. This is one now of the causing or giving us a health threat now, global health threat. Mga factors na nag-cause ng pagtaas ng mga dengue cases, isa nga yung tinatawag natin na yung temperature increase, yung global warming, pwedeng yung overpopulation because of overcrowding dito sa atin, sa ating bansa na rin. Naku, lumalapit tuloy lalo sa atin ng mga itong mga mosquitoes na ito. Poor vector control and poor breeding places. Mga containers na pwedeng posibleng paglagyan ng tubig mapagpupugara ng mga mosquitoes. In relation with chikungunya and Zika virus, same vector sila, but then pagkakaiba lang yung clinical infection. So they can have, all of them may have fever. Pwede din silang magkaroon ng mga pananakit ng katawan, pananakit ng mga kasukasuan, headache, no, mga pagsusuka, no. So lahat 'yan pwedeng magkaroon, and then rashes, no. Pero ang pagkakaiba lang kasi sa Zika virus, meron silang conjunctivitis na mumulang kanilang mga mata. So with dengue fever naman, ang most common symptoms dito, of course, high grade fever, no, that there's this also what throbbing headache, no, and then or retroorbital headache, masakit sa likod ng mata, pagsusuka, hindi makakain, masasakit ang tiyan, meron ding mga rash. Okay, yung mga risk factors ng dengue is of course age, especially sa mga bata ngayon, sila yung mga mabababa ang immune system, so they are really vulnerable to infection. So first 2 days, pwedeng maging presentasyon nila ay fever lang. Because of meron tayong mga laboratories, pwede nating masabi na most probably baka dengue ito. Dengue fever is a self-limiting disease. So that's why maski magbigay tayo dito ng antibiotic, no, hindi natin ito masusubo because it has to undergo its own course. Meron tayong tinatawag na supportive treatment. Siyempre naglalagnat, so we can give paracetamol. And of course, avoidance of yung mga nagpapableed, just like NSAIDs, mga aspirin, or ibuprofen, lalo na nagkakos ng bleeding at pagpababa ng platelet. Kapag hindi natin na-recognize yung mga warning signs, it can lead to severe dengue. Pwede silang magkaroon ng dengue shock syndrome, no? Pwede magkaroon ng respiratory distress. Pwede rin silang magkaroon ng fluid sa abdomen. Ascites naman ang tawag dyan. Lalaki talaga yung tiyan nila kasi marami ng fluids na lumabas. Pwede silang mag-seizure, no? So, this one is called multi-organ failure. Sabi ng DOH, ang pinakamagandang strategy na to combat this dengue infection is to help search and destroy the breeding sites. Yung mga pinaglalagyan ng mga water, mga malilinis na water, dyan gustong-gusto ng mga Aedes aegypti magstay. Number 2, no, yung protection. Wear long sleeves, no? And then long pants. Pwede rin naman na pag natutulog tayo, no, mga anak natin, no, nakakulambo, no? Yung mga bahay natin, protekta natin, no? Paglagyan natin ng mga screen doors, no, screen windows. You can also apply mosquito repellent. Kapag na-identify niyo na yung mga simptomas ng dengue fever, patingnan niyo na po agad ang inyong mga anak upang ma-identify na natin, ma-reassess, ma-assess natin, ma-evaluate natin, no, kung ito bang paglalagnat na ito ay talagang dahil sa dengue fever. Dito po natin malilaman dahil meron na po tayong antigen testing and antibody testing, no, na tinatawag namin na NS1 at dengue duo, na malalaman natin agad ang resulta after an hour.